I promise na pag nandito ako sa Hingoog, I'll be very, very nice. But, may mga pangyayari talaga na tinitest ang aking patience at pagkatao. Two things. Una, if you're a man of God and you're not very godly, ano ang tawag sa'yo? Pari ka, pero animalon ka. Just because we support a woman much stronger than your candidate does not make us evil, Father. It makes us smart. It makes us the type of Filipinos that is so sick and tired of the hypocrisy of the Catholic Church. Akala ko ba si Damaso ay isang fictional character? Apparently, he still lives amongst you. So, hindi ako pwedeng magsimba just because I don't support your stupid candidate? Oy! Talaga lang? I don't go to church for its priests. I go to church for God. To pray to Jesus to save me from the hypocrisy of the men of God who are like you. Number two, na talagang uminit ang ulo ko. Ladies and gentlemen, ang tupad po ay isang national government project. Galing po sa administrasyon ni President Duterte po iyan. Sa dole po iyan galing kay Secretary Bebot Bello only. Napansin ko lang kasi na itong mga pesteng tumatakbo sa eleksyon ay ginagamit ang dole na tupad project para kumuha ng mga butante. Hop! Wait! No. Nangyari ito sa Surigao del Sur, ginawa ito. Sa Surigao del Norte, ginawa rin ito. Ngayon naman dito sa Misamis Oriental, ginawa ulit. Pati sa Iligan, ginawa ulit. Hoy! Mga peste! Ang tupad ay hindi po pambili ng boto ninyo. Ang tupad ay talagang ibibigay sa bawat Pilipinong nangangailangan. Hindi po yan hinahaluan ng politika. Wala po iyang kulay. Hindi po iyan pera ng mga pesteng politiko. Pera ho iyan ng taong bayan para itulong sa bayan na galing sa puso ni PRRD na ipinamahagi galing sa dole. Klaro? Huwag nyo kasing itest ang kabaitan ko. Ang bait-bait ko na dito sa Hingoog eh. Nagtatry hard ako eh. Pero kayo talaga mga peste, ang tagal nyong mamatay, no? Pero in any case, ingat na lang po kayo. Mwah!